So, good morning, sir. I am Lena Rose Seneca. I'm going to report about the other proponents. So, the first one is Antonio Luna. Antonio Luna is a pharmacist who was banished by the Spaniards to Spain. He joined the propaganda movement and contributed his writing in La Solidaridad. Most of his work dealt with Filipino customs and other were accusations about how the Spaniards run the government. His pen name was Tagailo. He died at the age of 33 in the June 1899. He was put to death by the soldier of Aguinaldo because of instant rise to fame which became a threat to Aguinaldo. So, si Antonio Luna ay isa sa mga magigiting nating heneral sa ating bansa na nakipagdigmaan sa Amerikano. Siya rin ay nagtatag ng Kaunanang Akademiya ng Militar sa Pilipinas na naitatag noong unang Republika ng Pilipinas. Si Luna ay naglakbay sa iba't ibang panig ng mundo upang makipagpalitan ng opinyon sa makilalang sayantista. Saan man magpunta ay sadyang hinangaan ang kanyang aking galing sa iba't ibang sakit pang tropikal. Bukod sa pagiging matalino ay may panindigan din si Antonio Luna ang karapatang magbigay ng opinyon sa alinmang isyong politikal na may bigan niya. Ito ang ginawa ni Antonio Luna nung sumulat nung he was writing on La Solidaridad, ang kanya about the observation in the politics. Subalit, inaristo si Antonio ng mga otoridad dahil sa mga liberal na kaisipan na pinaniwalaan niya. Ang pagkabilanggo ni Antonio Luna ay nagdulot ng pagkakairita niya. At nang mapalayain ay nag-aral siya na estrehiyang pang-militar. Laging tunay na revolusyonaryo si Antonio Luna at inlaga siya ni Aguinaldo bilang Director of War. Itinatag niya ang Akademiyang Militar na nagsanay sa mga opisyal ng revolusyon upang maging mahusay na leader. Si Antonio Luna rin ang nagpauna sa tinatawag nating Artikulo 1 kung saan napaloob ko sino yung hindi gusto sa kanyang pamalakad ay pwedeng umalis at sino man yung mga magtraidor sa revolusyon ay papatayin. Dahil doon ay marami ang nagalit sa kanya. Kaya nung pinatawag nga siya ni Aguinaldo sa kabanatuan ay pumunta si Antonio. Ngunit nung dumating siya doon sa kabanatuan, hindi ninadatnan si Antonio Luna. So sabi ng mga historical, si Antonio Luna ron is isang madaling magalit na tao o laging naiirita na tao. Kaya nung pagpunta niya doon sa kabalatuan at hindi niya nadatnan si Aguinaldo, ay pinagmumura niya yung mga nadadaanan niyang mga sundalo. Dahil doon is dahil sa mga na-encounter niya mga sundalo at dahil nga yung mga sundalo na encounter niya is may galit sa kanya, is ipinagtataga siya at doon rin namatay si Antonio Luna. So, may mga sums of his work, may mga nagawa rin si Antonio Luna at may rami siyang mga naisinulat. Number 1 is Noche Buena or Christmas Eve. Noche Buena. So, or Christmas Eve. So, alam naman, so, as sa mga Christians, yung Christmas Eve or Noche Buena is pinagdidiwang nila yan sa 24 ng ating gabi sa December. Ito yung pagsalubong sa Christmas Eve o yung pagsalubong sa Pasko o yung birthday yan ni Jesus Christ. So, yung Noche Buena rin yung sinulat ni Antonio Luna ay nagpapahiwatig ng pamamahal sa bayan at pananawagan sa mga Pilipino na huwag kalimutan ang pagmamalasakit sa paglingkod sa bansa. Ito ay isang paalala na kahit sa gitna ng hamon sa pagsubok, ang pagmamahal sa bayan ay dapat manatili at patuloy na umusbong sa puso ng bawat Pilipino.
See diverting. How they diverted themselves. So, a dig at a dance of Spaniards where the people were very crowded. So, dito sa si diverting yung sinulat ni Antonio Luna is napaloob dito kung paano masayaw yung mga Kastila na halos magkadikit daw, nagmagkadikit yung katawan ng mga tao sa habang nagsasayaw. So, the three is La Tertulia Filipina or a Filipino Conference of Feast. This depicts a Filipino costume which he believed was much better than the Spaniards. So, si diverting is pagpuna sa sa La Tertulia Filipina ay sinulat sa panahon ng kolonya na pamahala ng Espanya sa Pilipinas. Ito ay nagpapakita ng pambansang pagkakilanlang at pagmamalaki sa kultura sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ang isang pagpapahayag na pagnais de Luna na ang mga Pilipino ay magkaroon ng sariling busis at magpagkakilanlan sa larangan ng sining at elective sa lalong-lalo na sa intelektualidad. Naglalahad rin ito na maganda ang kultura ng Pilipino kumpara sa mga Kastila. So, 4 is For Madrid or For Madrid. The announcement of Spaniards who claim that the Philippines is a colony of Spain but who think of Filipinos as foreigners when it comes to collecting taxes or stamps. So, ito namang For Madrid ay sinulat ito ni Antonio Luna sa noong nag-aaral pa siya sa University of Santo Tomas. Itong For Madrid is nagpapahayag ito kung ito ng paghanga at paghanga ni Luna sa lungsod ng Madrid. Hindi lamang ito sa paglarawan sa lungsod ng Madrid, ngunit napapahiwatag din ito ng pag-asa, pangarap at ambisyon ni Luna bilang isang Pilipino na mag-aral sa nais na makamit ang kalayaan ng Pilipinas. Panlima is La Casa de Huepedes o Landlady House. Depicts a landlady who looks for boarders not for money but in order to get for husband for her child. So, dito namang sa La Casa de Huepedes is kung saan sinulat ito ni Antonio Luna kung saan yung isang babae ay naghahanap ng mapapangasawa ng kanyang anak. So, pangalawang other propagandist is Mariano Ponce. Mariano Ponce becomes editor-in-chief, biographer, and researcher of propaganda movement. He used Tikbalang, Kalipulaku, and Nanings as opinions. The common themes of his work were the values of education. He also wrote about the Filipinos who were oppressed by the foreigners and of the problems of his country. Si Mariano Ponce is kilala bilang isa a humble man. So, according sa mga historical, is si Mariano Ponce, wala siyang masyadong naisulat sa kanyang sarili. Marami siyang naisulat, ngunit sa mga ibang tao, tungkol sa kanilang lugar. So, si Mariano Ponce, isang kilalang Filipinong nationalista, intelektual, at manunulat. Nag-aaral siya sa Manila at pumasok siya ng abokasya sa Espanya. While he was in Europe, he joined the propaganda movement. Bilang kasapi ng kilusang propaganda, nagambag si Ponce ng mga artikulo at sanaysay ng iba't ibang publikasyon sa wikang Kastila at Tagalog upang ipahayag ang mga hinaing ng Pilipino sa ilalim na pangunguno ng mga Kastila. Naging kabilang si Mariano sa isang sa mga pangunahing personalidad sa paghibaka para sa kalayaan ng Pilipinas at tagapagtanggol ng pansang pagkakalalan ng mga Pilipino. So, isa sa mga naisulat ni Mariano Ponce is Alamat ng Bulacan or The Legends of Bulacan. It contains the legends, folklores of his native town. So,
sa alamat ng Bulacan is dito yung kung saan na paloob dito kung paano nabuo itong lugar na Bulacan. So sabi ng alam sa librong alamat ng Bulacan is nagmula daw yung Bulacan dahil sa puno ng bulak or yung puno ng cotton. Doon nagsimula yung words na Bulacan. So number 2 is pagpugot kay Longinos. Longinos. So or the beheading of Longinos. Appletion at the Plaza of Malolos Books, Bulacan. So kung alam nyo yung Mariones Festival, dito yung ginagawa yung pagpugot kay Longinos. So Longinos isang Romanong sundalo na tusok sa tagiliran ni Hesukristo. Pinagdidiwang ito tuwing fiesta ng Bulacan, yung pinagdidiwang ito sa tuwing kung alam nyo yung Holy Week o yung the Passion is yun ginagawa yung pagpugot kay Longinos. Number 3 is sobre Filipinos or about the Filipinos. So dito naman sa sobre Filipinos is naglarawan ito ng krisismo at pagmamalakit ni Ponce tungkol sa kalagayan ng mga Filipino sa ilalim ng kolonyal ng sistema. Pinakikita niya ang pag-aapi, diskriminasyon at abuso na naranasan ng mga Filipino mula sa mga colonizer. So, number 4 is ang mga Filipino sa Indochina. The Filipino in Indochina. So, dito naman sa ang mga Pilipino sa Indochina ang napaloob dito is kung kano yung naging buhay niya nung naglakbay siya sa papuntang Indochina na nagkaroon din siya doon ng isang kaibigan. Kwento din dito kung ano yung naging buhay ng isang Pilipino. So the third other propagandist is Pedro Paterna. So Pedro Paterna was a scholar, dramatic, researcher, a novelist of the propaganda movement. He also joined the Fraternity of the Masons and Association Hispano-Filipino in order to further the aims of the movement. He was the first Filipino writer who escaped censorship of the priest during the last day of the Spanish colonizer. So according sa mga historical is Pedro Paterna is siya yung kauna-unahang Pilipinong tinatawag nilang binansagan nilang Balimbing. Dahil sabi ng mga historical is si Pedro Paterna daw kapag may mga kapag naging dahado yung mga kakampi niya is lumilipat siya ng kakampi kung saan doon siya makikinabang. Kaya sinagurian siyang isang Balimbing. So, si Pedro Paterna is nag-aral sa Ateneo de Manila at ipinagpatuloy niya ang pag-aral sa Madrid. Nakapagtapos siya ng abogasya. Naging bahagi din si Pedro Paterna sa Malolos Congress na naging tagapagpayo sa batas ng Malolos Constitution. So, may mga naisulat din si Pedro Paterna. First one is Ninay. So, yung Ninay is the first social novel in Spanish by a Filipino. So, yung Ninay is na paloob dito yung kwento ng isang lalaki at si Ninay. Yung lalaki ay tinawag na si Carlos, isang Filipinong binata na nag-aral sa Europa. Si Ninay, isang dalagang Pilipina naman na bukod sa tanging may bukod na tanging kagandahan at karunungan. Ang kwento ito is kung saan isang kabiguan sa pag-ibig ng dalawang nagmamahal na binata at dalaga. Na kung saan ito yung pag-ibig nila kung saan naganap nung panahon ng digmaan. So, pangalawang naisulat ni Pedro Paterna is Ami Madra.
So, itong imagery o to my mother shown the importance of murder, especially in the home. So, itong mi madre is tula na inala iniaalay niya sa kanyang ina na nagpapahayag ng pagmamahal, paggalang at pasalamat ni paterno sa kanyang ina sa pag-aalaga niya simula pagkabata. So, yung last na nasulat, isang pagitaway, poesias, varias, o sa pagitas and varied poems. So, collections of his poems. It is a collection of his poems. Ito namang sa pagitaway, poesias, varias, is naglarawan ng pag-ibig, pagkakamalay, pag-asa, at mga isyong panlipunan. Naglarawan din ito ng pamahal at masakit ni paterno sa bayan. Ito rin ang koleksyon ng kanyang, isa sa mga koleksyon ng kanyang mga tula. So, yan lang po at marami pong salamat.